Kung marami kang pera, magagawa mo ang lahat. Si Tran ay walang exception. Siya ang direktor ng isang 5-star hotel. Pang-aasar niya sa babaeng receptionist. Nasa main lobby na ng hotel ang asawa niya. Siya ang bunsong anak ng may-ari ng hotel na ito. Dumiretso siya sa opisina ni Tran. Ngunit hindi niya nakita ang pigura ng asawa. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang asawa. Sa bandang nito, hindi alam ni Tran. Sa oras na ito, nakita ni Pamaka ang telepono ni Tran na nakapatong sa mesa. Agad siyang lumingon na may nakakamatay na ekspresyon sa mukha. Si Pimpaka ay agresibong tumakbo palabas ng silid. Buksan ang silid na malapit sa silid ng Pangulo. Sa kwarto, napalingon siya. Bigla siyang napatulala. Nakita niyang palabas ng banyo ang asawa. Nag-aayos pa ng damit niya. Tanong niya agad kung sino ang kasama niya. Pagkatapos ay pumunta sa kawalan ng ulirat. Mabilis na pinulot ni Tran ang mga bagay na nakapatong sa mesa. Saka itinago. Sabihin walang sino man. Agresibo pa rin siyang tumakbo sa banyo para tingnan. Nang walang makita, patuloy siyang naghahanap. Pumunta siya sa closet para tingnan ang mga damit at tuwalya. Tinanong niya si Tran, nasaan ang babaeng iyon? Sabi ni Tran, hindi mo ba hinahanap? Desidido pa rin siyang huwag bumitaw. Nanatili siyang nakatutok sa kama. Gustong alamin, kahit buhok lang na nalaglag. Ngunit sa pag-obserba ng matagal, hindi pa rin niya ito mahanap. Tapos, naunang lumabas si Tran. Akala niya nakatakas na siya. Pero hindi niya alam, nang nanatili sa kwarto ang asawa niya. Nakita niya ang hako sa sulok ng kama. Nakahawak ang isang kamay. At ang isa naman ay nakahawak sa hako. Sa oras na ito, isang batang babae ang muling lumapit sa receptionist. Siya ang panganay na anak ng may-ari ng hotel na ito. Saan nagpunta ang ibang babaeng receptionist? Lumingon ang dalawang receptionist. Hindi alam kung paano sumagot. Dito, lumabas ang babaeng receptionist. Nakatayo sa harap niya. At nagtatanong, saan siya nagpunta? Paliwanag ng receptionist na may problema ang VIP guest room card. Kaya pumunta siya para tulungan siya. Sa pagkakataong ito, hinawakan din niya ang kamay ng asawa at lumapit dito. Sabihin mo sa kanya na hinahanap kita. Pagkatapos ay nakita ang receptionist na si Phone. Pagkatapos ay inilagay ang hako sa kamay ng kanyang kapatid. Sabihin mo, nakita ko ito sa kwarto ng asawa. At sa tenga ni Phone ay wala ring hako. Inutusan ng kanyang kapatid na ibalik ito sa may-ari nito. Pagkasabi noon ay lumabas na siya ng hotel kasama ang asawa. Kinuha ni anak ang hako. At nagtanong, si Phone ba ang may-ari? Agad namang sumagot si Phone. Oo, sabi niya, hindi na kailangan pumasok si Phone sa trabaho bukas. Bakit? Sabihin, ang aming hotel receptionist ay nagtatrabaho lamang sa front desk. At hindi tumatakbo para magtrabaho sa kwarto ng iba. Phone sinusubukan pa ring magpaliwanag. Agad niyang tinanggal ang hako sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nag-aatubili na umalis. Pero tinatawagan pa rin siya ni Phone. At sinabing, wala akong ginawang masama. Sa anong batayan niya ako sinibak? Mukhang hindi siya magiging madaling tiisin ito. Hinubad ng babaeng amputee na ito ang kanyang Amerikana. Sa mismong bulwagan ng isang 5-star hotel. At nagulat ang kapatid na katabi niya. Roll damit ng maayos. Pagkatapos ay itinaas ang isang kamay ni Tran. Nang makita niya yon, tumakbo siya at tinulak siya palabas. Pagkatapos, hinatak ang asawa sa isang tabi. Aggressively asked, anong ginagawa niyong dalawa? Ipinaliwanag ni Tran na may problema lang siya. Nakita niya ang nasugatan na kamay ni Tran. Tanong niya, bakit kailangan niyang hoverin ang kanyang damit? Sa isang banda, ito ay isang walang hiyang bagay na tingnan. Wala man lang sagot, sa oras na ito, dumating ang kanyang katulong. Galit na sabi, sino ka? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sagot niya agad, kami daw ang may-ari nitong hotel. Sinasabi rin na si Tran ay aking asawa. Kaya't ang dalawang babae ay patuloy na nagtitiga ng hindi kumukurap. Alam mo ba kung sino tayo? Sa susunod, huwag kang magpapaligaw ng asawa. Well then, let's be clear. Nawala siyang asawa, huwag kang parang nakakita ka lang ng matanda. Sagot niya, ikaw ang may-ari ng hotel. Siguro dapat mong tratuhin ng magalang ang mga customer. Pag ginawa mo yon, sooner or later masisira ka. Hindi sumuko ang magkabilang panig. Nang masikip ang sitwasyon, lumitaw ang lalaki. Iniimbitahan ka sa hotel para magbigay ng presentasyon para sa kumpanya. Tingnan mo, anong nangyari? Agad na hilingin sa katulong na samahan siya upang magpalit ng damit. Nakita ni Tran, na dumaan siya sa kanya. Ngunit hinimok siya ng kanyang asawa na umuwi upang magsisi. Tapos nagtanong yung lalaki,
Anong nangyari? Sabihin sa kanya, huwag mag-imbita ng mga taong tulad nito, upang magbigay ng isang pagtatanghal sa publiko. Inaakit niya mga asawa ng mga tao sa isang pulutong. Sabi ng lalaki, na misunderstood niya. Again, hindi ko naman siya masisisi. Kasi single din siya. Ang pagtingin lang nito ay hindi madali. Sa pag-uwi ni Tran, palagi siyang nagpapaliwanag sa kanya. Ngunit ang kanyang asawa ay naniniwala lamang sa kanyang sariling mga mata. Dahil si Tran ay nagtaksil sa kanya ng higit sa isang beses. Sa gilid na ito, dinadala ng katulong si Paris sa silid. Si Paris ay agresibong tumakbo sa banyo. Isinubsob ang sarili sa salamin. Ang kanyang isip ay patuloy na nagre-replay sa mga salita ng dalawang babae. Nagdala siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan sa dalampasigan ng mag-isa. Dahan-dahan siyang gumalaw patungo sa malaking dagat. Naisip niya ang masayang eksena kasama si Sky 10 taon na ang nakararaan. Pero ngayon nagbago na siya. Ang Paris ay umuusad ng higit pa patungo sa dagat. Sa oras na ito, nakita siya ni Tran at nagmamadaling lumapit. Paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang bibig ang pangalan ni Paris. Ngunit hindi siya nag-react at nagpatuloy sa paglalakad. Tumakbo si Tran doon at hinawakan ang braso ni Paris. Gumamit siya ng sobrang lakas kaya napunit ang shirt ni Paris. Nagsisinungaling ang lalaking ito, dahil sa kanya, nawala ng trabaho si Paris. Pagkatapos ay binato siya ni Tran ng isang tambak na pera. Nais ni Phone na kunin ang pera at pagkatapos ay umalis sa kanyang buhay. Mabilis na tumakbo si Phone para yakapin si Tran. Sabihin mo sa akin na hindi kita kayang mawala. Ayos lang kahit maging mistress mo. Muling binawi ni Tran ang kamay niya. Sabi, sinadya mong ihulog ang hako mo doon. At ipaalam sa asawa ko. Gusto mong sirain ang career ko, diba? Phone pumunta sa harap at tumayo na nakaharap sa Tran. Walang kabuluhang paliwanag niya. Si Tran talaga ay ayaw makinig sa kanya. Kinukuha niya ang pera at sinabing hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ko. Pagkatapos noon, tinamaan niya ang pera sa mukha, namumula ang kanyang mga mata, at tumutulo ang mga luha. Malamig na umalis si Tran. Ngunit niyakap pa rin siya ni Phone at kumapit sa lahat ng uri ng paraan. Ngunit gayunpaman, malamig na pinaghiwalay ni Tran ang kanyang mga kamay, at umalis nang hindi lumilingon. Tumayo si Phone na parang baboy. Pagkatapos noon, dahil hindi na siya nakapagbayad ng kwarto, nagmamadali siyang pumunta sa parking lot. Nakita niya si Phone na umiiyak habang naglalakad. Nang ibaba ni Phone ang ulo para kunin ang susi ng sasakyan. Biglang may sumulpot na matangkad na lalaki na nakaharang sa daan. Kasabay nito ang pagsulpot ng isa pang lalaki sa likuran niya. Biglang umatras si Phone. Nakita niyang napapalibutan siya. Paglingon niya, isang suntok ang natanggap niya. Nang makita siya nito ay agad siyang bumaba ng sasakyan. Mabilis na tumakbo papunta sa lugar. Pagdating pa lang niya ay bigla siyang huminto. Baka sa mukha niya ang takot. Nag-flash sa kanyang isipan ang eksena ng dalawang masasamang ito. Siya ay halos bagbog sa wala. Hindi niya masyadong inisip. Sumigaw lang siya para iligtas ang buhay niya. Tulungan mo ako. Nakuha niya ang atensyon ng dalawang magnanakaw. Sa oras na ito, agad na tumakbo ang mga tanod. Muli siyang sumigaw ng tulong. Nakita yon ng kontrabida, at hinayaan na lang. Agad siyang tumakbo para tingnan ang sitwasyon. Sa oras na ito, napakasakit, na hindi siya makapagsalita. Dinala siya ni Paris sa emergency room. Nang bumukas ang pinto ng silid ng ospital, gusto ni Paris na pumasok at bumisita. Pinatigil siya ng nurse. At tinanong, ano ang relasyon niya sa pasyente? Sinabi ni Paris na siya ang nagdala sa kanya dito. Sinabi iyon ng nurse. At niyaya siyang maghintay sa labas ng pinto. Dapat nating itanong, gusto ka bang makita ng pasyente? Kaya kailangan na lang maghintay ni Paris sa labas ng pinto. Maya-maya, lumabas ang nurse, at sinabing ayaw siyang makita ng pasyente. Kakaiba ang naramdaman ni Paris. Malamang, niligtas mo siya, kaya hindi ko pinansin ang pagtutol ng nurse at nagmamadaling pumasok. Ngunit sumanga ito ng walang bakas. Tinanong agad ni Paris ang nurse kung nasaan siya. Sabi ng nurse, umalis siya sa gilid ng pinto. Lalo siyang naghinala dito, kaya nagpunta siya para imbestigahan ang receptionist ng hotel na may problema noon. Sabi ng receptionist, madalas pumunta dito si Phone kasama ang iba't ibang lalaki. Bukod dito, ang bawat solong lalaki ay mukhang napaka-prestihiyoso. Pagkatapos ay umuwi si Paris at humiga para mag-isip. Binugbog ng dalawang thug si Phone. Pareho sila nang bumugbog sa akin. Ginagawang mas gustong hanapin ng Paris si Phone. Para malaman kung sino ang nasa likod nito.